Kumbaga, ito lang magiging win nung iilaga ng kalaban mo. Sinusuntok mo siya, yun ang naiilaga niya. Unlike nung ito para tamaan mo sa kalaban mo, mas malaki yung surface. Parang 4 times na pinalakad mo yung kabao mo. Mas malaki ang chance na tamaan mo yung kalaban mo. Tapos ang kagandahan doon, na lumahataw siya po ba, kahit mag-iuban, mag-waving pa yung kalaban mo, mag-dakyo ka, mag-guts pa yung kalaban mo, makasapul mo siya. Kasi yun ang kagandahan doon sa itong mismo braso gagamitin mo. Isa pang advantage doon, less yung chance na ma-injury ka. Unlike nito, pag ito, nagkamali ka na ng maling angulo ng kabao, pwede mabali yung wrist mo. Yan, kung tumasa ng konti yan, tumagilid yan, may chance na mabali yan ka ng wrist. Unlike nito, ito mismo, masama ka yung buto ito. Pati maliban doon, kung ito patamain mo, malilit lang ang piraso ng buto yan. Pag aksidente, tumama yan sa baho ng ulo. Kasi itong crowd, itong corona, ang tigas niyan. Kumbaga, sa Japan nga, yung bloke ng yelo, inihahataw nga nila yung ulo eh. Diba? Kumbaga, kaya masakin yung bloke ng yelo. Kung yung bloke ng yelo nabasag, ano pa kaya yung kamao mo? Ang pira-pira sa mundo lang. Diba? Kaya, mas malaki ang chance na, kumbaga, malesen yung injury mo sa kung itong gagamitin mo. Kasi na yung katulong ng kamao, gamitin mo yung braso. Yun ang kagandahan doon. Ngayon, yung mga palo ng Arnis, 12 klase, ya, sabi nga, parang 12 pares, mga ganun, mas manang mga palo niyan, ginawa na pamalo itong mismong braso. Salit na may hawak ka pang pamalo na stick. Kumbaga, Arnis without rotary stick. Kumbaga, parang may pamalo na wala ka namang hawak. Kumbaga, ginagamit yung pamalo, ito na. Kumbaga, parang hindi mo na kailangan maghanap ng pamalo eh. Kasi ito, pag na-develop mo ito, matigas ito eh. May ahakas mo rin yan eh. Magagamit mo rin yan eh. Ang bono, isang klase siya lang Filipino style naman ng wrestling. Kung sa American, kung sa US, sa Western, ang tawag nila doon, wrestling, sa atin naman din sa Pilipinas, may buno. Okay, parang bunong braso, ang wrestling. Kumbaga pambuno, yan, doon sa, yung tinuha yun eh, kumbaga yung pinaka root word ng pambuno, yun yung buno. Yan, yung buno. Yung buno, yan, meron tayo niya sa Ifugao, yung nila dyan, mas meron din sa Mindanao na buno. Kumbaga, ginagamit na niya kasi napaawi ka sa kalye, magpapambuno kayo, mag-iaya ka pa kayo, hanggang sa maglalaban lang kayo ng position dyan. Sa Ipugaw kasi, meron tinatawag nila yung bultong, Ipugaw wrestling. Okay? O, meron naman sa Mindanao yung buno naman. Yung buno na yan na tinatawag natin dyan, kumbaga, matagal na rin sa Pilipinas yan. Yung pagkakaroon na nag-ano tayo dyan, nagpakambuno sila hanggang sa naglalaban sila ng position. Kung sino na si Babaw, nagpagbagsak sa ground, kumbaga, yun ang kaya yung tinatawag na buno o parang nagpapambuno. Yan. Ngayon sa labanan, magagamit mo rin yung buno sa positioning kung gagamitin mo sa mixed muscle arts. Pero ang ginawa natin kasi dito, dinagdagan natin yung galing, may mga ilang moves din na galing sa Western na wrestling. Kumbaga kasi maraming kaya ang ginagamit dito parang yung freestyle wrestling eh, o yung freestyle na siya. Pero pinaka base natin dyan, yung buno, dinagdagan natin ng mga moves na galing sa Western para kumbaga mangyari doon, para maging akpar tayo. Hindi yung pang nangyayari pag napalaban Yaw Yan na yung mas sophisticated yung karanan niya ng wrestling, mas nalalagyan natin ng laban. Pero ang maganda kasi dito, unlike ko sa iba na yung Western wrestling kasi, pag initiate ng takedown yung palaban mo, depensa ka na lang eh, mag-i-sprawl ka na lang eh. Dito sa atin, sa hybrid Yaw Yan, ang ginagawa natin, pag ibinagsak ka ng kalaban mo, ikaw yung nasa ibabaw, hindi yung ikaw nasa ilalim. Yun yung maganda doon. Kumbaga, ikaw yung nasa dominant position nung time na gumanding sa ground. Unlike sa ibang klase ng martial arts, na once na, o ibang klase ng paraan ng wrestling, na once na nag-initiate and takedown yung kalaban mo, didepensa mo, magpapamel ka lang. Eh, paano kung magaling magpamel yung kalaban mo? Magaling siya mag-underhook. Dalawang kamay niya, ipasok niya sa ilan mong giligili mo. Kasi ganun na nangyayari. Sa wrestling, habulan sila ng pameling. Eh. Okay, para makuha yung dominant na position bago nila i-take down yung kalaban nila. Pero dito sa atin sa hybrid Yaw Yan, ang kagandahan doon, may mga move na galing doon sa yung traditional na buno, dinagdagan natin ang mga counter. Kumbaga, na-modify natin yung mga technique. Para, kumbaga, labanan mo yung may mga wrestling competition talaga mismo, pwede mong gamitin yung galing sa traditional. Okay, ang dumog naman, isa klase siya ng Filipino style ng martial arts. Okay?
counterpart naman yan, yung mismong grappling, tinatawag sa Western world. Okay? Gaya ng Brazilian Jiu-Jitsu, Japanese Jiu-Jitsu, yan tinatawag na, na grappling. Meron din yung Russian Sambo, yan, yan, grappling din yan, Balitudo, isang klase rin ng grappling yan. Okay? Ngayon, dito sa atin sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na dumog. Okay? Ang dumog naman, bali, yun nga, grappling yan, gumagamit naman siya ng mga laki. Unlike nung buno, ang buno kasi, positioning. Pero ang dumog, gumagamit din siya ng mga locking eh, mga joint lock, okay? Iba-ibang klase ng mga, ano yan, pwedeng baliin yung wrist, elbow, balikat, pwede kang mag-apply ng mga choke, yan ang dumog naman, yan ang tinatawag. Sa traditional na dumog at yung sa ibang mga grappling na art, ang ginagawa nila, kailangan mo muna position para kumuha ng submission. Ngayon, ginawa namin dito sa Hybrid Yawyan, itong pagpasok ng 2014. Actually, yung last na part nitong 2013, yung last year, nag-develop kami ng technique na lahat ng position may submission. Hindi mo kailangan umalis doon sa position mo o kumuha ng position bago ka makakuha ng submission. Kasi ang traditional niyan talaga, kahit saang klase ng martial arts na grappling art, na kailangan mo muna kunin yung position mo, position ka bago ka kumuha ng submission kasi magiging hilaw, sinasabi nga nila. Pero this time, magandahan dito sa Hybrid Yawyan, meron tayong dinevelop na technique na hindi mo kailangan kumuha ng position dahil yung position ibinigay sa'yo ng kalaro mo, nag-yun na yung submission mo. Yun ang kagandahan doon, yun ang advantage mo. Kaya magkakaroon kami ng submission grappling championship dito sa mismong gym namin sa darating na summer. Wala siyang position eh, hindi ka manalo by position dahil wala kang puntosyon na gagawin natin. Mananalo ka lang by submission. Kumbaga, yun lang gagawin natin dito. Kumbaga, by submission ka lang mananalo. Hindi yung pupuntusan mo lang na pupuntusan yung kalabo at mananalo ka na. Okay, isa sa mga sipa ng traditional yawyan, yung tinatawag na yawyan backing. Okay? Ang kaganda, ang advantage sa yawyan backing, pag sumimba ka, isa, nagpapag-round loss mo, lumamba siya, at kumasok yung kalaban mo, hindi ka na mag-aas ng tigil. Yung traditional na backing, ang ginagawa nila, mula rito, sipa siya, pinigod niya yung ulo niya. Dito siya, sipa niya. Kung saan nakakasipa yung sipa niya, yun din siya bibingin. Kaya ang problema doon, sa ganun kasi ng sitwasyon, pag lumawalos ka at pinigod pa yung ulo mo, ang nangyayari ngayon yan, may time na nawala yung sa paningin mo yung kalaban mo. Pero magandaan dito sa ayaw yan, yung sipa niya, pinigod ka dito, pinigod yung sitwasyon sa kalaban mo, tumahin sipa ko yung magpilagpa. Ang klase ng
may parang ang mountain storm, malit siya, bigla siyang babagsak pa. Ang target ngayon niya dito, tatama siya ngayon dito, babagsak siya ngayon sa bato. Okay? Parang ganito. Salit na doon tayo ng mataas, sa ganun, kasi pag bumira ka ng mataas, di ba malaklang ang paglaban doon? Okay.
kamay niya eh. Ang gagawin ko dyan, ibaba ko siya, dinido, ang tangin ko ito. Tsaka yung depensa niya yung kamay nito, andito, bang, natamaan yung moral presence niya. Pati kung may nagiging kamay niya rito, dulo lang ang daliri niya ang dumay depensa. Hindi yung nandito. Kasi dito, braso, pwede niya pang-depensa eh. Yan, kaya pag gumano na ko, yari ako din siya. Mayayari yung pa ako. Yan. Paliban doon, hindi rin ako nisipan ng sentido niya. Pak, doon ako baba. Sa Muay Thai kasi ganun ginagawa nila. Yan. Kumbaga, hindi naman natin inundan yung turo ng Muay Thai ng ganong klase. Para delikato eh. Okay, kaya ginagawa natin ito, yung patagilid naman. Yan yung pagkuha natin ng knee. Ngayon, sa dito, yung pagkuha natin takedown, hindi yung traditional kuha ng takedown ng wrestling. Kasi ano ba, sa, yan, yung modern niya YAWYAN na sinasabi natin. Sa wrestling kasi, umpisa pala nakababa na yung kamay. Ganun lang sila kung kukuha sila ng takedown. Ang ginagawa natin dito, pag kukuha ka ng takedown, kailangan may cover ka lang sa mukha. Kasi yan ang nangyayari, pag wala kang cover, napaaway ka sa kalye, malaki chance, pwede kang biray ng uppercut, pwede kang tuhurin, pwede kang sipahin ang kalaban mo. Ang ginagawa natin dyan, nakatulog kang dahil sa cover sa mukha mo. Kung mag-take-down ka, kung mayroon sa mukha mo, isang kamay mo lang ang kumuha ng takedown o kukuha. Yun ang gagawa dyan. Pwede ka mag-single leg, dobloboli ka, konti. Kung hindi mo mabuti ng balikat mo doon sa paan ng target mo, huwag kang mag-alis ng cover sa mukha. Kasi delikado yun eh. Kaya yun, pagkuha natin ang, ano dyan, ang mga takedown. Kung matakedown naman ako, pwede na pwede akong mag-backroll. Okay? Alam mo, hindi ko na nakuha na ano to, yung bako, kung pwede ko pa rin akong backroll. Kaya para depensahan ko yung atake ng kalaban. Kaya sa iba kasi nangyayari, pagka nag-single leg sila o nag-double leg sila, yung nangyayari ngayon, ano na eh, kailangan niyang mag-sprawl. Dito, hindi mo na kailangan mag-sprawl. Kung talagang wala na eh, no choice yun na mamatakedown ka, ibabackroll mo lang siya. Para steady ka pa rin nasa dominant position. Sayaw yan, before, nung time na lang nag-compete pa kami, hindi, wala yung tinatawag na yung, ano eh, yung weight division. May time na yung player namin, bantam mo, itakalaban niya, nasa heavyweight na. Gaya ni Sir Zapata, si Milan Zapata, yung pride pa Yaw Yan. Nasa light heavyweight na yung kalaban niya, si Robert Ewing, nasa 185 pounds. Ang timbang lang niya, nasa 115 pounds ng time na yun. Kumbaga, nasa pin weight lang, actually. Kumbaga, ang baba ng timbang niya, na 70 pounds yung labang ng kalaban niya, pero lumalaban pa rin ang litong player namin, nasa 5'3", kalaban niya, 6'4". Kumbaga, ang lalaki ng doctor ng ages, ang height difference, ang weight difference, 70 pounds, pero pinalo ng player namin yun. Kasi sa totoong buhay, hindi mo mapipili yung kalaban mo, napaaway ka bigla dyan eh. Tapos yung katinatawag na kursu-kursunada, eh madalas nang kukusunada rin yung mas malaki kong tao eh. Hindi mo naman yung elite weapons, kukusunada yung malaki, di ba? Mas malaki pa sa'yo. Kaya karamihan yan, ang mga mas minsan na nangungusunada dyan, yung mas malaki pang tao. Kaya sa totoong buhay, kung napaaway ka, kumbaga, pwede mong gamitin ng YAWYAN. Dala more on practical talaga siya na magagamit mo siya. Sa kaysa gumamit ka na dumaan ka sa belt system. Kasi ang pagiging black belt sa isang klase ng martial arts, hindi yan guarantee na naging mahusay ka eh. Magaling ka naman bayad doon sa gym. Kumbaga, nagtagal ka eh. Okay? Kasi ang purpose ng belt system, patagalin ang estudyante doon sa gym. O pera ka nila, o ito, kung mag-training ka pa, magiging
maging black belt, maging black belt, o maging brown belt ka na, ipuputi na namin. O, kumbaga, ginagamit nilang pang-tease o yung pang, yung belt system, ginagamit lang nila para mag-stay yung estudyante sa gym. Unlike sa, dito sa gym natin, papansin nila, ilan-ilan naman mag-training. Salap sa ibang muscles, punong-puno yan. Kasi bakit? May belt system sila eh. O, pero pag totoong buhay, napaaway, minsan black belt, binubugbog ng tricycle driver eh. O binubugbog ng away kanto lang eh. Kasi ano lang yun eh, sinasawulo, minemorize yung mga move na ginagawa nila eh. O, yun ang nangyayari eh. Ito really good, no? Yung talaga, pang kalye talaga, yung dinevelop siya, actually, ang yaw yan, dinevelop siya para sa kalye. Hindi naman siya para, kaya up to now, hanggang sa araw na to, ang yaw yan, hindi pa rin kinakonsider na sport dito sa Pilipinas. Pumunta ka sa NSA, National Sports Association, wala ang yaw yan dyan. Sa ano, yung mga member ng ano, na Philippine Sports Commission o National Sports Association, walang ganun na yaw yan na pumabay-check sa ano nila. Hindi nila nire-recognize na ang yaw yan ay sport. Sinasabi lang, ang yaw yan, combative yan eh. Ituro mo yan sa military, ituro mo yan sa mga pulisya, pero huwag mo ituro sa civilian yan. Kasi combative yan, panggera yan, pangkali yan eh. Hindi namin, kahit sa mga school eh, mag-ikot ka sa mga university, mga colleges sa buong Pilipinas, may makakita ka ng judo, nagtuturo ng boxing, nagtuturo dyan ng muay thai, may nagtuturo dyan ng taekwondo, ng karate. Pero nasan yung yaw yan? Walang yaw yan na tinuturo sa mga university, sa mga colleges. Sayaw kasi ng kamatayan ang meaning ng yaw yan. Kumbaga, ang yaw yan kasi pag lumalaban siya, parang siya nagdadance o sumasayaw before nung time namin. Yun yung traditional yaw yan, na parang siya, maya-maya tulog na yung kalaban, knockout na yan. Parang siya patay doon sa gitna ng ring. Parang sinayawan ni kamatayan, parang ganun nangyari. Parang galing yung katagalan ng Philippines deadliest part. Oo, kasi nung time namin, karamihan kalabit, karamihan ng mga laban, puro knockout yung kalaban. Kaya tinawag na Philippines deadliest muscle arts. Kasi talagang wala na kalaban niya, puro knockout eh. Yung before mga laban, kahit gano'ng kalalaki yung mga nakakalaban ng yaw yan. Matagal na, ilang mga TV station na nag-mismatch, sila na mismo ang nag-push na pumunta pa sila sa NSA, pumunta pa sila sa Philippine Ice Sport Commission na may ano, may recognize ang yaw yan, pero hindi pa rin hanggang ngayon na nabibigyan ng ano eh, ng accreditation ng yaw yan. Kaya ang nangyayari ngayon, binibigyan mo ng subsidy ang taekwondo, meron sila sa Rizal Memorial, may lugar sila dyan. Ang Muay Thai, dyan sa Ultra, nabibigyan nila may lugar dyan. Ang Wushu, meron pa sa mayroon sa Baguio, meron pa rin dito sa ano, dyan sa Rizal Memorial, sa hindi na ngayon eh, anino Aquino, ano na ngayon to eh, hindi na may Rizal Memorial Coliseum. Kumbaga may mga lugar sila doon na subsidized ng ano, Philippine government. Hindi naman Filipino art yan. Diba? Tapos yung samantalang itong sariling atin na Filipino art, wala man na suporta. Tayo nangungumahan dito, kaya nangyayari. Kumbaga sabihin natin, eh hindi, may gusto mong mag-gano, diba? Kamalang rate ninyo. Eh kusay, sabi ko eh, biro ko, ito naman ano namin, itong gym naman namin. Kumbaga, hindi naman mag-exist to kung wala magbabayad eh. Matagal na namin, ano na eh, siguro, yung actually, yung master namin na napake na ka sa puso na actually hindi ano yun eh, na hit stock siya hanggang ngayon, kumbaga nandun siya, naka-half ng body niya, paralyzed. Pero siguro, ang gusto lang ng master, siguro ang wish na lang ng master namin, ma-recognize man lang bago malang siya mamatay, yung art na inumpisahan niya noong 1970s. Kasi napakaganda nung yaw yan talaga. Maraming ano yan eh. Kaya nabigyan na kasi ng ano, ng sa Hall of Fame na nabigyan ng, kumbaga talaga ng itong yaw yan na to, ano, isang class talaga ng Filipino art. Pero recognize talaga nila yan, ang yaw yan na Filipino art. Ngayon, ang wish namin sa Philippine government o yung mga namamahala ng National Sports Association na mabigyan uli ng chance na ang yaw yan ma-accept as a sport dito sa Pilipinas. Kasi malaking bagay yan eh, na may ma-accept natin yung yaw yan. Then ito, sariling atin to. Pinili ito na isang klase ng muscle arts. Hindi ito galing sa ibang art. Kumbaga, napakalayo eh. Kaya nga ito, mapansin ninyo, yung iba-ibang mga ano rito, may mga nilalabanan kami, pure kickboxing, puro judo, muay thai, oriental sport, wrestling, jiu-jitsu, nag-gold medal ang yaw yan. Kasi ano siya eh, yaw yan, ang art na dinadala mo, yung hybrid yaw yan, pero
ang ginagamit mo, kung gusto mo flexible arts siya, pwede kang lumaban anumang klase ng martial arts na dinadala ng kalaban mo. Yun ang kaganda, yun ang kagandahan doon. Unlike nung mag-aral ka ng ibang martial arts na same style lang ang nilalabanan mo. Pero ikaw, ito yung art mo, pero pwede mong tapatan siya doon sa art na nalalaban niya, yung kung saan sa biyasa. Yun ang kagandahan ng hybrid yaw yan. Yung ang hybrid yaw yan, dinevelop siya panlaban na sa halos lahat ng klase ng art. Unlike before, yung traditional na yaw yan, na stand-up lang ang pwedeng labanan. Kickboxing, Muay Thai, mga full contact karate competition. Pero this time, ang hybrid yaw yan, lahat na ng klase ng martial arts na iba-ibang klase ng style, pwede na siyang lumaban kahit na dun mismo doon sa style ng kalaban niya. Ang hybrid yaw yan, nakakuha ng mga gold medal sa kickboxing, meron tayo sa judo, meron sa Muay Thai, meron tayo sa oriental sport, meron sa wrestling, eto, mga jiu-jitsu competition, nakakuha tayo ng mga gold medal. Kahit sa mga amateur, pati sa mga professional mixed martial arts. Yung current champion ng light heavyweight ang hybrid yaw, ang hybrid yaw yan, super fight champion ng URCC, hybrid yaw yan din. Tapos sa ngayon, yung International Kickboxing Federation middleweight champion sa Australia, player din ang hybrid yaw yan. Yan yung mga naano natin. Ano ba? Ito yung mga steam knockout ano, sa World Oriental Sports Federation. Kali tayo na nanalo dyan. Ano, na meron tayong mga tatak El Mudo, ano, National Kickboxing Competition. Iba-ibang klase ng mga art pwedeng labanan ng hybrid yaw yan. Yun ang maganda dun. Ito ang creed ng yaw yan. Kung nag-umpisa siya, English talaga yan. Then tinagalog, translate ng master ng Tagalog noong 1980s. Pero sa ngayon, bali ang yaw yan, itong hybrid, ginawa namin, English pa rin yung ginagamit namin. Dahil para mas madaling maintindihan ng mga estudyante nating foreigner. Kasi meron tayong mga estudyante rito, hindi lang ng mga Pilipino, may mga nagigaling sa ibang bansa, mas mabilis sila maintindihan kung ano yung nire-recite na creed. Okay, sabi nga, sa panahon ito ng baril at patalin, kumbaga, in this time of guns and knives, hindi naman na ng tao lagi nalaban sa'yo ng parehas. Kaya, madalas nga, kung di siya gagamit ng kutsilyo, ang baril. Ayan, I travel in this world, nothing on my hands. Wala kang bit-bit na hawak sa kamay mo. If anyone comes to molest, and even begins to dominate, mayroong tao na napagtripan ka, kaya ito yung masabi yung panahon ngayon, kaya sabi nga, at yung kasamaan gusto niya paghariin o yung mga kalokohan niya gusto niyang gamitin, gagawin, God is my only shield. Yan, kumbaga yung Diyos muna, yung pinakasanggalang mo yan. Okay? Yan, kung hindi mo makakuha sa magandang usapan, yan, faith is my guide. Yan, kumbaga, ano niya, di ba? Kumbaga yung pananampatayang pa rin, isa itong pag-aakay, honor is my wealth, truth is my fortune. Kaululihan yan, ito pa rin, yaw yan is my weapon. Yan, gagamitin mo na kaululihan sa lahat ng mga bagay na yan. Yung honor mo, kasi minsan nangyayari, yung pananampalataya mo nawawala na eh. Kaya yung faith is my guide, diba? Baga, minsan may mga time na sinasacrifice nila yung faith nila sa ibang bagay. Kaya yung honor nila, yan, honor is my wealth. Kasi mahalaga ang honor eh, ng isang martial artist. Okay? At yung truth, yung katotohanan, yan is my fortune. Kaya lang dapat yung lahat ng binabanggit mo, may katotohanan. Hindi yung, sabi nga, yung mga pagka nagsasabi nga yung truth, kumagaya nagpapalaya sa iyo eh. Yan ano, kaya dapat yung pinaka ano mo na kayamanan mo na yan eh. Then, yaw yan. So, yaw yan is my weapon. Yan yung pinaka ano talaga na wala kang kakailangan ng ibang gamit. Hindi mo na kailang bumili ng baril, ng kutsilyo. Kumbaga, ito na eh. Yan yung pinaka weapon mo. Yung katawan mo, yung weapon yan eh. Pag naturuan ka, buong katawan mo, pwede mong gamitin weapon. Sa lahat ng mga televiewer, mga nanonood dito ng palabas na to, ang gym namin dito sa Cubao, matagpuan sa current building, na fifth floor ng current building na sa number 9, Annapolis Street, Cubao, Kayong City. Mayroon kami Facebook account, yung Hybrid Yaw Yan Headquarters. Mayroon din kami mga sa contact number, 0918-274-6083, 0916-0905. 3416868. In this time, I got a nice, rapid, and on comes the molest, and it will be terminated.
guns no shield, fence legal, oras no weapon, runes no fortune, and yaw yan's no heaven.